mo siyang banggitin sa akin, okay? Naiinis ako. Sorry, hindi na. Ano nga palang dahilan at pinuntahan mo na naman ako dito? Iwan mo na si Daming, sir. Nandito naman ako. Pangako pag tayong dalawa na, pupunan ko lahat ng mga pagkukulang niya sa'yo. Nagbibiro ka, hindi ba? Hindi ako nagbibiro. Yan ang bahay, sigurado. At teka lang, yung master, binabalaan na kita. Kapag nanuntukan ng tao ng walang dahilan, hindi ako tatayo na lang at manonood. Napakaraming taon. Hindi ka na napapadalaw sa mansyon. Alam mo ba, lagi kitang naaalala. Ayang master, sa tingin ko naman ay mukhang maayos ang buhay mo dito. Tama ba ako? Auntie Jade, huwag niyo na akong tawagin yung master. Pero yung master ka talaga. Tanggalin mo na master mo! Asir! Tanggalin mo! Hindi ka totoong kamag-anak ni Taoming, sir? Akala ko ba sinabi mo sa akin na pinsan mo siya? Nagsinungaling ako. Wala akong kinalaman sa pamilya niya. Hindi kayo magkamag-anak? Hindi ko sila kilala. Huwag kang sinungaling. Akala mo maniniwala ako sa'yo? Shansai, totoo ang sinasabi ko. Talaga? Kung ganun, sino ka? Hindi na yun importante. Ang mahalaga, malaman mong hindi ko sila kamag-anak. Ngayon, iiwan mo ba si Damanso para sa akin? Hindi. Hindi ba masyado mabilis ang sagot mo? Pag-isipan mo muna. Talaga bang mahal mo siya? Ayokong saktan ang damdamin niya. Naaawa ka lang sa kanya. Naaawa? Magkaiba ang pag-ibig at awa. Pero alam mo ba, konti lang ang pagitan nila. May gusto siya sa akin. Pero ayoko naman sa kanya. Pag tinanggihan ko siya, baka masaktan siya. Lagi mo bang naiisip ang mga salitang yun? Tumahimik ka! Huwag kang magkunwaring alam mo ang lahat. Wala ka naman talagang alam. Sino ka para makialam sa nararamdaman ko? Hindi na kita kailangan tanungin pa. Sa kilos mo pa lang, alam ko na. Kung talagang mahal mo nga siya, kahit gaano kalaki ang hadlang, lalaban ka. Pero ikaw, nakatayo ka lang. Natatakot kang umakbang. Ayoko makinig sa'yo. Bakit ayaw mo? Dahil tama ako, di ba? Mali. Kung ganun, sige. Sabihin mong mahal mo si Daming Sir. Ayoko na. Uwi na ako. Sabi ko na, awa lang ang nararamdaman mo para sa kanya. Wala kang lakas ng loob para sabihin gusto mo siya. Gusto ko nga siya. Anong sinabi mo? Hindi ko marinig. Gusto ko siya. Ilang beses ko nang gustong sabihin gusto ko siya. Pero hindi ko masabi yun. Gusto ko talaga siya. At hindi ito awa lang. Huwag mo akong husgahan. Ha
pero bakit mo pinipigilan ang damdamin mo? Sinadyaning inisin ako para sabihin ko sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Sanjay! Shingha? Bakit naman wala mata mo? Hindi ako nakatulog na mabuti kagabi. Ganun ba? May sasabihin ako sa'yo. Nag-imbestiga kami ni Shaotse para sa'yo. Kayo ni Shaotse? Nag-imbestiga kayo para sa'kin? Hindi ko alam ang pangyayari. Basta iwasan mo na lang ang peking pinsan ni Daominse. Pareho lang silang masamang ugali. Hoy, anak ng Super Rich! Anong sinabi mo tungkol sa akin? Huwag kang magalit sa kanya. Sanjay, gumaganda ang takbo ng kwento. Sayang at hindi ko nakita kahapon ng family reunion. Family reunion? Nakita na ba kayo ng pinsan mo? Hindi ko siya pinsan. Nalaman ko na Peke ang nakilala mong pinsan ko. Anong Peke? Ibig mo sabihin na hindi siya ang totoong pinsan mo? Sinabi ko na sa'yo, hindi ako ang totoong Shingyun. Kamusta ka, Daming Sir? Ako ang peke mong pinsan. Binigyan ako ng mama mo ng 5 milyon. Gusto niya paibigyan ko si Shansai. Kung ganun, balak mo nga sirain ang relasyon nila. Tama ka. Yun ang gusto ng mama niya. Yun ang totoo. Hindi ako makapaniwala, Asin. Binayaran siya ng mama mo. Saan ka pupunta? Kakausapin ko si Mama. Hindi mo alam kung nasa siya ngayon. Tumahimik ka! Bitiwan mo ako! Pa nga! Pwede ba? Tama na yan! Magkikig ka alam! Daming Sir, mamamatay ka ba pag hindi mo nakita mama mo? Ha? Aray! Pakalat-kalat kasi mukha mo! Sinabi na tumahimik niyo eh! Ano bang totoo? Bakit mo ginagawa ito? Isang araw, dalawang lalaking naka-Amerikana ang lumapit sa akin. Sabi nila kailangan nila ng tulong ko. At nalaman ko, gusto ni Madam na paibigin ko ang girlfriend ng anak niya. At 5 milyon ang presyo. Kaya pala naging malapit ka kay Sanjay. Aray ko. Alam ko na, binayaran mo yung lalaking kasama mo para makipag-blind date dito kay na Sanjay. Bakit ka umamin kagad? Hindi ko rin alam kung bakit ako umamin kagad. Ngayong alam na namin, wala ka ng silbi. Umalis ka na. Para kang bata. Makinig ka. Kaya ako pumunta rito ay para tapusin na ang kontrata ko. Ayoko na magsinungaling. Dahil gusto ko siya. Naisip ko nga, kung wala siyang kwentang babae, pagsasawaan ko lang siya. Tapos kukunin ko ang pera. Pero yung bala ko, unti-unti nang naglaho. Yun lang ang gusto kong sabihin. Alam mo ba sinasabi mo? Mag-iingat ka sa pananalita mo. Sanjay, anong masasabi mo? Redshine mo na ang lalaking to. Oo nga, Sanjay. Huwag mong sabihin magkakagusto ka sa lalaking nabibili ng pera. Tumigil kayo. Ano? Ano sabi mo? Sinabi nang tumigil kayo! Anong tingin niyo sa sarili niyo? Bakit niyo pinapakialaman ang buhay ko? Alam niyo ba kung sinong nasasaktan? Ako! Kung gusto nila akong dalawa ni Taoming Sir, wala akong pakialam! Sanjay, uminahon ka lang. Paano ako magiging mahinahon? Niloko mo ako at pinaglaruan? At anong napala mo? Sinungaling! Halika nga! Sanjay! Saan ka pupunta? Huwag mo sabihin siyang pinili mo! Nag-iisip. Kahit gusto kong tumakas at magtago, parang may malaking anino sa likod ko. Kahit na gusto kong tumakbo sa lugar na puno ng liwanag, alam kong hindi pa rin ako lulubayan ng itim na anino. Kapag patuloy kong tinakasan ng anino, lalo akong manghihina at masisira ang buhay ko. Thank you.
Saan mo ba balak pumunta? Gusto kitang suntukin. Teka, anong gagawin mo? Tinatanong mo kung saan ako pupunta. Dalhin mo ako doon. Saan? Doon sa mama ni Taoming, sir. Dalhin mo ako doon.